magandang buhay sa inyong lahat. Ako na naman po si Momshi Marie, ang inyong ka-momshi. Ayan, narito na naman ako na magbibigay ng aking saloobin sa aking napanood ngayong araw na ito. At bago ang lahat, ayan, kinukumusta ko po kayo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Lalong-lalo na po yung mga OFW natin na nasa iba't ibang lugar. Ayan, sana po ay mag-ingat kayo, at yung sa ibang lugar talaga nakita ko na ang lalamig ng place nila. Kung malamig dito sa Japan, mas malamig yung sa kanila. Kaya dinadalangin ko na maramdaman nila ang init na yakap ng ating Panginoon. Ayan, sana po ay wag po tayong magkasakit, at mag-ingat po tayo sa ating mga pangangatawan. Ayan, at shout out po sa lahat po ng ating mga Techram supporters, ang viewers po. Ayan, maraming salamat sa patuloy niyong suporta sa ating Kuya Ramil. At ganun din, shout out po sa lahat ng team. At ganun din sa Dave, ang batang pinagpala. Ayan, mega love shout out sa lahat po ng members at lahat ng nag-join. Maraming salamat, at sama-sama po tayo na magkakaisa at suportahan ang ating panganay. Ayan, narito ko na gusto ko lang ilabas ang aking saloobin sa napanood ko. At alam ko na lahat kayo nakapanood na rin ng vlog kanina. At yun nga po yung Christmas presentation nila nung Christmas araw ng Pasko. Nablinag yun ni Kuya Techram. At nakita naman natin na napaka... talagang mapapahanga ka sa pamilya manalastas. Pero meron lamang po akong isang napansin nung pinokus yung camera kay Kuya Dave. Ayan po, parang naramdaman ko yung lungkot. Nandun yung mga lungkot sa kanyang mga mata. Nandun yung parang naramdaman ko na nami-miss niya yung mga kapatid niya. Bagamat andyan ang manalastas family, syempre hindi natin maaalis yun kay Kuya Dave na maghangad siya na makapiling ang kanyang mga kapatid, kasi matagal niya nang wini-wish yun, no? Kaya alam ko, naramdaman nyo rin yung naramdaman ko eh, kasi nung time na lahat masaya, pero nung pinokus kay Kuya Dave, nandun yung lungkot, nandun yung parang pangungulila sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid, no? Kaya hindi lamang po yun, napansin ko rin nung pinapakita yung album, nung last vlog ni Kuya Techram, yung album picture niya, nila si Kuya Dave, habang tinitignan niya yung family album, parang andun yung lungkot. Hindi ko lang alam kung napansin nyo rin yun o naramdaman nyo. Nakita ko na andun yung lungkot ni Kuya Dave, no? Pagka family na ang pinag-uusapan. Alam naman natin na matagal ng wish ni Kuya Dave na makita niya ang kanyang mga kapatid. At nauunawaan ko siya. Kahit ako nga eh, syempre, diba, tayo mga nasa abroad, wini-wish natin na makasama natin sa Pasko ang ating mga mahal sa buhay. Syempre, ganun din si Kuya Dave, lalo na nagkakaroon na siya ng pag-iisip na nag-mature na ang pag-iisip niya. Eh, nandun yung gusto niya talaga na mabuo yung kanyang pamilya. At yun naman talaga yung unang-unang wish niya na sinabi kay Kuya Ramil, no? Kaya ayun, na napapaisip lang ako, no, na naalala ko lagi yung naging nakita ko na sitwasyon ni Kuya Dave, yung mukha niya, andun yung lungkot. Mararamdaman mo eh, mararamdaman mo talaga. Alam ko na hindi lang ako ang nakaramdam
ganitong nararamdaman ko. At alam ko, napansin nyo rin, nakita nyo rin, naramdaman nyo rin yung lungkot na nararamdaman ni Kuya Dave. Siyempre, bagamat nandyan siya sa Manalastas family, nandyan siya na nakakamit niya yung... hindi niya naman nakakamit, kundi nagbumubuhos yung pagpapala sa kanya. Andun pa rin, may kulang pa rin talaga. Kulang pa rin talaga, basta ang pamilya ang kulang talaga. Parang hindi kompleto, di ba? Alam natin yan, alam natin tayo na mga nasa abroad, kahit magkaroon tayo ng ganito, magkaroon tayo ng ganyan, pero mamimiss at mamimiss mo pa rin yung pamilya mo na makasama mo, di ba? Kaya ramdam natin yung nararamdaman ni Kuya Dave. At nawa na dumating yung time na makita natin yung kumpletong kagalakan sa mga mukha ni Kuya Dave, na 'di ba, matagal niya naman hinahangad na makapiling at makasama ang kanyang mga kapatid. Kaya isama natin sa dalangin na maging maganda ang proseso. At hindi natin alam kung ano yung mga pag-uusap ng ni Kuya Ram at ni Nanay Apple, 'di ba? Dahil nung time na nag-vlog sila, sabi naman ni Nanay Apple, makikita niya na ang kanyang kapatid, 'di ba? Kaya 'yun yung ini-expect natin at 'yun yung inaantay natin. Pero eto, magfe-February na at nakita natin yung kalungkutan sa mga mukha ni Kuya Dave. Hindi man siya nagsasalita, pero mararamdaman at mararamdaman mo 'yon, 'no? Kaya sama natin sa ating dalangin ang ating panganay. Syempre, tayo na mga sumusuporta kay Kuya Dave, malulungkot at malulungkot tayo. Kasi ayaw natin makikita na ganun, na kalungkot ang mukha ng ating panganay. Ayan! Ako na naman si Ma'am Shimarie na nagsasabing, ano man ang iyong problemang harapin, laban lang at huwag susuko, patuloy tayong tumawag sa ating Panginoong Yesus sapagkat hindi niya tayo pababayan o iwanan. Thank you very much and God bless you all. Bye-bye.